Isa pong pinagpalang Friday morning mga katots at mga ka-quarantine. Ngayon pong Biyernes ng umaga, ang ating magiging simpleng tanong ay, ready ka ba sa kinabukasan? O ready ka na ba sa kinabukasan? Bakit kinabukasan? Kasi maganda ang gospel natin ngayon. Hinango kay San Lucas, Kabanata 16, mga talata 1-8, ay patungkol po doon sa talinhaga na sinabi ni Lord sa kanyang mga alagad tungkol doon sa isang katiwala na hindi katiwa-tiwala dahil very dishonest. Pero nung malaman ng katiwala na aalisin na sa kanya lahat ng ipinagkakatiwala sa kanya, ba'y gumawa ng paraan para ano? Para sa kanyang kinabukasan. Yan, sabi doon, pinatawag yung mga may utang sa kanyang Panginoon at ginawa ng paraan. O magkano yung iyo? Gawin na lang natin ganito. O bayad ka na. So parang ang ginawa niya, o sige, mawala man sa akin to, bukas, meron pa rin akong kinabukasan. Sa isang bahagi, ano, parang kwento ito ng isang taong tuso na hindi honest at hindi mo mapapagkatiwalaan. Pero sa isang bahagi, ito'y kwento din ng isang taong marunong. At sa kanyang pamamaraan ay gumawa ng paraan para siya ay may kinabukasan. Kaya ang tanong ko sa inyo, ready ka na ba sa kinabukasan? Ay ito'y para din sa ating lahat. Isang tanong, maaaring ang mga bagay na ibinigay sa atin ng Diyos at ipinagkatiwala, maaaring minsan napapabayaan. O minsan hindi natin nagagawa yung dapat nating gawin. Pero alam ninyo mga kapatid, hanggat tayo nasa mundong ito, we are given the chance to prepare for our future. How? Through our present. May pagkakataon pa eh. Huwag lang sasayangin. Ano yung hindi dapat sayangin? Yung pagkakataon na ihanda ang kinabukasan. Ang tanong na masunod, ay anong kinabukasan? Sana yun ang maging malinaw. Yung kinabukasan higit pa sa nakakasanayan nating mundong ito. Sapagkat, tandaan natin, may kinabukasan pa na higit dito. At ano ito? Ay di, pinaalala na sa atin yan, ng November 1, November 2. Ang buhay sa kabila, ang buhay na walang hanggan. How do we ready ourselves for it? Do whatever is necessary para yung kinabukasan maihanda natin. Ano man yun? Kung yan man ay hindi yung normal na gawi, alimbawa ay ang nakasanayan natin ay ang kagalit ay kagalit, apa, para makapaghanda sa kinabukasan, baka kailangan makipag-ayos, baka kailangan magpatawad. Kung dati ang karanasan natin ay tayo ay para sa sarili ang iniipon, well, alam naman natin, walang silbi yan sa kinabukasan. O, anong dapat gawin? O, hindi maging tuso ka. Kung ano meron ka, gamitin mo sa paggawa ng kabutihan at pagtulong sa iba. O, nakapag-ipon ka sa kinabukasan. Kung sa tingin mo ay may mga taong dati, hindi mo naman pinakikelman dahil kita mo namang mali ang ginagawa at tingin mo naman, wala naman akong ano dyan. Ay, gusto mo makapag-ipon sa kinabukasan? Baka ngayon yung panahong sabihin mong, pagdadasal ko, at ilang yon. Pag nakita kong kailangan kong itama sila, gagawin ko. With charity as fraternal correction. Ang dami, ano, pamamaraan yan para sa kinabukasan. Pero yan, kailangan gawin eh ngayon. Sana, maging katulad tayo ng tusong alagad o tusong katiwala. Kung hindi man siya gayong ka-honest, gumawa naman ng paraan. Tayo kaya, gagawa din kaya tayo ng paraan kung alam natin, ito lamang ang paraan natin para sa kinabukasan ng buhay na walang hanggan. Sana po, maging tuso tayong katulad niya. At makuha natin yung tunay na mensahe ng ebanghelyong ito na hindi naman ang sinasabi, maging madaya tayo. Di lang, maging tuso lang tayo para sa tunay na kinabukasan. Okay po? O, sige po. Ay, siyempre, paalala ko naman sa inyo, para sa atin din kinabukasan, be cyber missionaries. Tulong tayo sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Gamitin po itong ating social media. Like, share, follow itong ating page at ang ating Instagram at Thought for the Day at ang YouTube channel natin na TFTD Blessed and Blessing. Pagbati din po natin ang happy birthday kina Tita Josie Regio ng belated happy birthday. Binati ko naman siya kahapon sa telepono. Nalimutan lang sa TFTD. Ngayon na rin po para kay Emily Malelang at Isabel Recan ng Apostolado ng Panalangin. Para din kay Sir Rene Quesada. Happy birthday, sir. Kay Mercy Gonzalez Frago, kumari natin. Kay Ginelli Dimaano. Kay Cristel Handa. Kay Jean Palacarpio. Kay Mark Carlo Cruz. Kay Raquel Nabos, kay Amor Kompleto, kay Maya Mugol, kay Jean Alcano Minyosa, kay Ramram Gabayan, gayon na rin po sa ating pari dito sa diocese, si Father Kirk Irvin Roma Santa. Happy birthday, Father Kirk. At prayers po naman para sa 41st sacerdotal anniversary ni Monsignor Ruben Benji Dimakulangan. At paghiling din po natin ng prayers para sa kaluluwa ni Romel Kuya Gabi Lim.
At syempre, tuloy ang prayers natin para sa lahat ng apektado ng COVID-19 virus, especially those who died, para sa repose of their souls, who are still sick, para sa kanilang recovery at pagpapagaling, gayon na rin po para sa mga mahal nila sa buhay, for strength and perseverance, at syempre po, para sa ating pong mga health workers, na talaga namang sila ang tutok sa katotohanan ng pagtulong sa mga apektado nito, ay di syempre po, prayers to para sa kanilang safety at sa kanilang capacity to heal. Okay po, and syempre, ang hindi naman natin dapat nalilimutan, lalo't naihanda naman natin ang kinabukasan ngayon, ay ano pa, ay di always be blessed and be a blessing. Ingat po kay lahat.